Ayan. So palilipatin na natin siya. So, yun. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay hindi muna travel ang ating gagawin. But susubukan natin na paliliparin yung bago nating makakasama sa ating travel videos. So for today ay ating itatry na paliliparin ang kakakuha lang natin. Hindi pala kakakuha. Siguro baka nasa around 3 weeks na siya. Hindi pa namin na-try na paliparin talaga outdoor. Kaya ngayong araw ay susubukan natin. And by the way, ito ay sponsored po. Ayan. And thank you sa nagbigay ng pambili para magagamit atin sa ating travel video. So ito lang po ay pang beginner na drone. DJI Mavic Mini. So Mini 1. And second hand lamang po namin siya nakuha. Dahil po hindi pa tayo professional na drone pilot, kaya for beginner na lang po muna yung kinuha natin. So, buksan na po natin. And before we fly itong drone natin ay Japanese version pala siya. And nakuha namin to kasa Biyahero. So, may YouTube channel din siya kung gusto nyong panoorin yung kanyang videos. Visit nyo lang po yung YouTube channel niyang Biyahero. And ang Japanese version ang nakuha namin na ito, so 199 grams lang siya. So hindi siya yung kumbaga international version na 249 grams. So mas magaan siya kesa sa usual or common na nabibili natin sa market. So ang DJI Mavic Mini natin na hawak ay 199 grams, Japanese version as what I've said. And then it can shoot up to 2720 or 2.7K at 30 frames per second and 1080p. Ayun, HD na rin siya at 60 frames per second and 12 megapixels yung kanyang CMOS sensor with 24mm f2.8 lens at may 3-axis gimbal na rin siya. Ayun, and then yung ISO range niya ay ranging from 100 to 3200 for video along with 100 to 1600 or 100 to 3200 for photo in auto or manual na siya. Yung batteries naman na kasama na binigay sa amin is tatlong battery siya. Yung kasama dun sa drone is 1100 mAh and then yung other two ay nasa 2400 mAh. Compatible siya with Android and iOS devices via DJI Fly app. At yung range niya ay 4 kilometers. Pero ang safest yata na nalaman ko na research ko is around 2 kilometers yung range niya. So for today's video, hindi natin siya i-range hanggang sa 2 kilometers kasi malapit kami sa airport. So natatrack niya na malapit kami sa airport. So bawal magpalipad ng drone kung malapit ka sa airport or malapit ka sa kumbaga jail. Mga kulungan, pinagbabawal po yun. So, ang kasama sa item na binili natin ay yung drone itself. May tatlong battery. Yung sabi ko kanina, isang 1100 mAh at dalawang 2400 mAh na battery. So, mas mabigat yung 2400. Lightweight yung 1100. At meron din siyang kasamang yung casing na yung tatlong cable for iOS, micro, and then, hindi ko sure yung isa. Basta tatlong cable yung kasama. And kasama na rin yung extra propeller niya na hindi pa nagagamit. And of course, yung controller ng ating drone. So before natin masusubukan na ipaliparin yung drone, kailangan i-download muna natin yung DJI Fly app. So hindi siya available sa App Store. Ito ay available sa Chrome. Ida-download nyo doon. Kasi ang nangyari sa akin, akala ko sa App Store siya pwedeng i-download. Pero sabi nung pinagkunan natin ay sa web browser siya kukunin. So, DJI Fly app para ating mapalipad yung ating drone.
So, i-set up na natin yung ating drone at susubukan na natin siyang paliparin. Nandito kami ngayon sa taas ng inuupahan naming apartment. Let's go. So, na-connect na natin yung mga kailangan nating i-connect. So, make sure lang na yung ating drone, yung lalapagan niya ay walang mga ganito, mga buhangin. Kasi possible na pumasok yung mga buhangin dito sa loob niya. So, sa ating case ay meron kaming kinuha. Maliit lang siya. Pwede natin ilagay dito at pwede rin itong casing yung gamitin natin. Kasi yun din yung ginamit namin nung nag-try kaming magpalipad lang ng saglit sa town proper. So, i-connect muna natin yung ating phone sa dito, sa ating controller. Make sure natin na nakasecure yung ating phone. I-on natin itong drone natin. Hindi pa pala natin natanggal yung kanyang takip. So double click lang natin yung din dito. Ayan. So pag tumunog na siya, naka-on na siya. Hindi. And i-on din natin yung ating controller. Ayan. So, i-ayos muna natin. Kasi baka sa iba siya lumipad. Dito na lang. Yan. So before natin siya paliliparin, kailangan muna natin siyang i-calibrate. So i-calibrate natin siya dito. So 360. And then vertical. Ayan. So, calibration successful na tayo. Ready to fly na tayo. So, lumalabas sa ating screen dito na authorization zone. Dahil malapit na tayo sa airport. So, may maglalabas dito mamaya na magbibigay ng parang OTP or code para para tayo maka pag-fly. So, i-update muna natin yung home point niya. Nasa normal mode pala tayo. So, dalawang option siya kung paano siya paliliparin. Meron dito sa screen natin, sa left side na naka-arrow up. Or, ay, naku, nakalimutan nating ilagay yung joystick. Ayan, so, pag hindi natin nalagay ito, hindi natin siya magagamit. Manavigate. Palagi kong nakakalimutan to. Beginner talaga. So, make sure na yung joystick natin nakakonect na siya. Ayan, so, try natin siyang paliparin. So, yun, na-con na siya, na-on na natin siya. Ayan. So, paliliparin na natin siya.
Ayan, so mag-record tayo. Patayin ko na ba? Ha? Ayan, so naka-normal mode tayo. Ayan siya. So kapag cinematic mode, eto siya. See. Yes! So, yun. So, ganun yung pagkuha. First time kong ginawa yun. Medyo natakot pa ako. So, kapag ilaland natin siya, pwedeng pindutin dito sa may control niya, landing, or dito rin sa may controller niya sa taas. At pagkukunin nyo siya, ay tinuro sa akin, dalawang daliri lang. Yan. Para hindi makuha yung daliri natin ng propeller. And then, ibababa mo siyang ganon para tumigil yung kanyang propeller. So, yun guys. At natry nating paliparin ang ating gagamitin sa ating soon pa na mga travel videos. At i-review din natin ito. Maglalagay din ako ng review about sa drone na ito na ating nabili. Kung worth it pa ba ngayong 2024 para sa mga beginners na kagaya ko. So thank you for watching guys. Kung kayo ay nag-enjoy sa ating video, don't forget to subscribe, hit the like button, comment, share, and of course, turn off your notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga iba nating videos. Thank you guys for watching and you have a nice one. Bye!